Ayan, buhay na mga kaibigan, isa kong magandang araw sa lahat at sa ating mga followers. Sa mga kaibigan natin OFW dyan sa ibang bansa, ay kumusta po kayo? Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. At ang ating pag-uusapan po natin ngayon ay isang political issue. Gusto ko lang po i-update kayo sa mga pangyayari. No? Kahapon po mga kaibigan ay nagulat po ang talagang mga sumusubaybay at nagpa-follow sa unit team sapagkat nagbitaw po si Rodante Marcoleta. Umatras na po siya sa kanyang pagtakbo bilang senador. At ito po ay kumpirmado matapos na nagpahayag siya. Gumawa siya ng statement, no? Maging sa social media at sa ministry media ay talagang lumabas po yung pahayag na yan at nag-trending. Isa sa malaking katanungan at bumabagabag sa mga taong sumusuporta sa kanya is ano kaya ang dahilan kung bakit nag-back out siya? Ayon sa mga ibang comment, may mga nagsasabi niya dahil mahina daw na kandidato si Marcoleta, hindi daw nakakapasok sa mga survey. Subalit sa kabilang dako, meron din namang nanghihinayang. Alam niyo mga kaibigan, speaking of nanghihinayang, in my personal opinion, nakakapanghinayang ang isang Rodante Marcoleta kasi ang ganda ng track record niya nung congressman pa siya. Tapos, nung siya lang ang bukod tanging tao na lumaban, nakipaglaban sa isang kumpanya sa ministry media na talagang na ipanalo niya ang laban na yun. So, sa ganang akin, maganda sana siyang baterya pagdating sa politika at makapasok siya sa 12 senators, nitong seat of senators sa halalan nito. Una, malaki ang ating pag-asa na makakapagbigay siya ng malaking kontribusyon at ang kanyang talino, ang kanyang nalalaman, ang kanyang eksperyensya ay malaking ambag para makatulong sa pagbabago ng ating bansa. Subalit tulad niya ng inasahan, nag-withdraw na po siya, nakakapanghinayang ang mga bagay na yan. At hanggang sa kasalukuyan, aside doon sa statement na binigay niya, ako kung mga kaibigan ay parang sa tingin ko ay mayroon pinakamalalim na dahilan. No? Pero kung ano man yung pinakamalalim na dahilan, eh tanging siya lang ang nakakaalam at siguro ang mangyayari nito ay irespeto na lang natin ang desisyon na ito. Okay? So, pero ayon naman sa kanya ay hindi pa rin naman magbabago ang kanyang pananaw at pakikisama at paninindigan, no, in terms of support para kay BBM at Sara at syempre sa UNITEM sapagkat nandyan pa rin. Pero katulad nga ng dati, iba pa rin sana kung tumatakbo siya sa karya. Kung siya ay patuloy na lumalaban at naninindigan bilang isang kandidato. Sa kanyang inilabas na statement ay pinasalamatan niya si Presidente Rodrigo Duterte sa pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Sa pagtitiwala at endorsement na ibinigay sa kanya ng isang Rodrigo Duterte sa kanyang pagtakbo. So kasama ito sa statement na kanyang binitawan at ang kanyang pagsuporta sa partido pa rin ng UNITEM kay BBM Sara Randim. Kahit na siya ay wala na sa kanila. Ngayon mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, ano kaya ang pinakamalalim na dahilan kung bakit umatras siya? Ano ba ang pinakamalalim niyang rason? Baka ho may ano kayo, may nakikitang opinion o mayroon po kayong opinion, isulat lang po, comment down below lang po kayo, no, para at least mabuo natin kung ano nga ba ang pinakamalalim na dahilan. Now, ang isang magiging punto rito, ano ang mangyayari kasi hindi naman ho hindi na mabubura yung kanyang pangalan doon sa mga official ballot dahil nag-umpisa na rin ang halalan, ang butuhan, no, sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. So, therefore, baka ho may mga boto na po siya doon na isulat. No? Mayroon na pong naibigay sa kanya ng mga boto. So, ano ang mangyayari? So, dito, ang mangyayari dahil official siya nga nag-withdraw, extra votes na po siya. Hindi na po siya mabibilang. Kumbaga, wala na pong kwenta yung kanyang numero ng mga ibinigay sa kanya ng mga tao. Ganun pa man,
nakakapanghinayang, no, na nawalan tayo ng isang material na maganda sana para makapasok sa Senado. At naniniwala tayo sa kanyang kakayahan at malaking ambag sana sa pagbabago ng ating bansa. Pero hindi natin alam, tulad niya sinasabi natin, ano nga ba ang dahilan kung bakit nag-withdraw siya aside on 16. Baka ikaw, kaibigan, baka ho may alam ka, baka ho may opinion ka, or baka may saloobin ka, no, ano po yung opinion nyo. Maging malaya lang po tayong sumulat, mag-comment, no, sa comment section. Dahil sabi ko nga, kaparte ka ng vlog na ito, at lagi po kayong kaparte, no, ng ating mga video upang sa ganun ay maihatid natin ang tamang informasyon para sa mga tao. Tandaan ho natin, napakahalaga po ng usapin ito sapagkat itong political issues na nangyayari sa ating bansa ay almost 6 years po. 6 years po natin na ikangay inilalagay yung ating pagtitiwala sa mga taong hahawak ng renda ng politika sa nasyonal. So nakasalalay po ang kaunlaran at kapakanan ng sambayan ng Pilipino sa mga taong ilalagay natin doon sa pwesto. Kaya kung mahalaga po itong ganitong klaseng usapin, sapagkat ika nga ay nandyan sa kanila, o sila po ang ating pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng ating bansa. Ngayon mga kaibigan, kung mayroon po alam kayo, again, i-comment lang po ninyo. Yan po ay update lang, no, sa ating mga sambayan ng Pilipino at sa ating mga followers. Update lang po ito na totally wala na po sa listahan ng official candidates si Marcoleta, Rodante Martorco Marcoleta, sapagkat nag-withdraw na po siya. Hindi na po niya ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. So, at least para naman sa ganun, yung mga taong pipili sa kanya, magkaroon pa rin ng chance na ibigay sa iba ang kanilang boto. Alright, may ganyan shout out po mga kaibigan sa ating FLM family, sa ating team Mag-iba. And of course mga kaibigan, na-flex ko lang sa inyo, itong programa, no? Itong programang ito na talaga namang napakaganda sapagkat ang kwento rito ay ang kwento ng ating mga OFW. Kung kayo po isang OFW at nais ninyo mag-share ng kwento, puntahan lamang po ninyo itong OFW talk show, alright, ni Waray Waray Vlogger. Vlog, ano? Waray Waray Vlogger. So, si Waray Waray Vlogger, isang ating kababayan, at ang kanyang tema ng kanyang programa ay usaping pang OFW. At kung nais naman po ninyo maglibang, ay puntahan naman po ninyo ang Del or No Del ni Sir Julius Maristila. Isa pong game show sa YouTube na talagang mag-i-enjoy po kayo. Big love shoutout sa Team Mag-iba, Tari Jubal Channel, Team Yahoo, Team Red, Team Waray, Team Walwal Maharot, Team Mambabarang, Team Gagamba, at siyempre big love shoutout to Abisic English, Sir Ron Sengson Vlog, Onika 110, Onika Angel 10, Bless, si Bless Vlog, yun, no, basta ikaw na yun, Krasheva, at sa ilan pa nating mga nakakasama sa ating pong pagbablog at sumusuporta sa amin. Thank you so much po sa inyong pagyakap at tayo po yung nagpapasalamat sapagkat 40,300 subscribers na po tayo, at maraming salamat niya po at nabot natin ang 4 million views, no, sa taong ito. Thank you so much po guys, sana po ay patuloy kayong nandyan at ako naman po ay patuloy na magbibigay sa iyo ng updates maging po sa mga political issues. Saan nyo po yan hanggang sa matapos po ang ating halalan. Ako po muli sa Taong Gala. God bless. And magandang araw po mga kaibigan.